is a TV production. Your Only Island TV channel. Welcome to the ano nga? Buenos dias, Isabela City, Mayong Adlaw, Basilan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to The Cooking Show! Isabela, marahil ay nagtataka po kayo kung bakit po ako andito sa araw na ito. Ako po ay guest host for today's episode. Shout out po muna kay Ma'am Mendry. Ma'am, uwi na po kayo. Hindi na po kami galit. Nasa seminar po kasi siya sa ngayon. Kaya habang wala po si Ma'am Mendry, ay pagtsagaan niyo po muna ako. Nagpahinga po tayo ng ilang araw gawa ng sunod-sunod na handaan sa bawat pamilya noong nakaraang buwan. Kung kaya't bilang paunang episode ng aming The Cooking Show, ay aarangkada po muli kami sa kusina at maghahatid ng mga masasarap at abot-kayang recipe na kayang-kaya gawin sa inyong mga tahanan at makabuluhang kwentuhan. At dahil kakapasok pa lamang ng taong 2023, bukod sa pagluluto ay ituturo rin namin sa inyo ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat alam nating lahat. At ito ay ang pangwastong pangangasiwa ng ating pinansyal. At dahil dyan, makakasama natin sa episode na ito ang ating peso manager, si Ma'am Aradelria Beleng. Happy Sabela, welcome to the cooking show po. Happy Sabela! Ayan, kasama nga natin tulad ng sabi po ni Ma'am Eunice. Si Ma'am Eunice, ang head writer ng isa TV, no, ng shows na The Cooking Show, Vida Sabela, Payong Liga. Lahat po, oo, na napapanood nyo sa Channel 18. Ayan, kasi yung Channel 19, iba naman yun. Ayan. So, kasama natin si Ma'am Ara, na-fink ngayon. Bakit si Ma'am Ara? Oo nga, bakit ako? Kasi mas magaling si Ma'am Ara pagdating sa pag-iipon. Sa topic natin. Tsaka sa totoo lang, si Ma'am Ara po ang founder at presidente ng Busog Lusog. Yes. Yan yung ano major qualification ko. Yes, oo, ayan. Ang busog-busog. Siya ang may pakana ng lahat ng makainan. So, ayan. And of course, shout out to Mendry. Hi, Ma'am Mendz. Yes. So, sabi po ni Ma'am Eunice, no, dahil nga New Year, mahilig tayo sa New Year's resolution na hindi naman nangyayari karamihan, pero at least meron kang resolution, di ba? February pa nga daw ang start ng resolution. Ano pa to? Transition period. Transition period. Tama nga naman. Pero nung nag-iisip po kami, anong episode ang gagawin natin? So, parang kako,
maliban doon sa usual na magda-diet na ako, yes, na New Year's resolution, na hindi na nangyayari. Na hindi na nangyayari, oo. Baka ito pwede. Oo, baka ito pwede. Yung ano ba, oh, realistic, no? Medyo. Kasi nga, imposible yung diet. Eh, pero wag ka, para namang dinidiscourage natin ne, silang mag-diet. Kaya lang yung ano, hindi mo. Ayan, hindi ngayon, mas may bagong resolution nga tayo, Zumba, ano, diba? Zumba, nag-start na po kami. So far, 2 out of 3 na kami. Wow, congrats! O, dapat mag-unisa mo ka. Okay, hindi para maging sexy, kundi para maging healthy. Iba din tayo. So anyway, so yun nga, gusto namin sanang i-discuss din sa show na to, yung isang kailangan sana at sana maging resolution natin lahat, yung tamang paghawak ng pera. No, no, Mamunis. Yung pagbabudget. Ayan. Yung napapanahon. Napapanahon, mahirap ang buhay, pero hindi rin natin alam kung paano hawakan yung pera. So, si Ma'am Ara. May mahawakan pa. Oo, malamang yung mga natanggap ng mga bonus noong December, wala na, naala na lang. Na doon na, sa mabubuting kamay. Yes. O, at least naman nakakontribute ka sa ekonomiya ng bansa. Ng Isabela. Ng Isabela. Kung dito sila bumastos sa ekonomiya ng Isabela. Pero si Ma'am Ara po kasi, kaya siya ang guest natin for this topic kasi siya po talaga ang nanguna sa programa natin on financial literacy. Nasa Congress pa ho kami, or nasa SMF pa, National Commission on Muslim Filipinos, kung saan po kami nagkakilala. Talagang sinusulong na namin, Ma'am Yunis, yung financial literacy. Tapos napunta kami sa Congress, final namin yung Islamic Banking Bill na ngayon ay isa ng batas. Pinagpatuloy natin yon. And hindi siya limited lang sa practitioners or believers ng Islam, kundi sa lahat. So we're happy to say na medyo maganda-ganda na, Ma'am Ara, no? Yes. Yung programa. Ayan. Pero bago siguro yun, magluto na muna tayo. I'm excited ako. Ano ba po ba ang ating recipe for today po, Mayor? Oo, ayan. Madali lang po ang ating recipe for today. It's tuna salpicao. Yay! Yes. So, clap. Yes. excited ako. Available lahat sa Isabela ang ingredients. Tapos pwede ho siyang baon ng mga bata. So, mag-mix ka lang talaga ng ingredients, no? Meron tayong soy sauce. Ayan, papakita ko. Toyo lang po siya. Ayan, sa mga katulad kong laging tinotoyo. readily available. Oo. Meron tayong liquid seasoning. Ayan. For every 1 kilo ng fish, ang fish po natin, parang finilay na natin. Yeah. Tinanggalin the bone, tinanggalin na siya ng skin, no? So yan, tapos inislice-slice mo into cubes. So meron tayong, for every 1 kilo of fish, we have 2 tablespoons of soy sauce. Ayan. 1 tablespoon of garlic, bawang puti, no? Na inano mo lang, minince mo siya. 1 tablespoon of soy sauce, 2 tablespoons of liquid seasoning, we have 3 tablespoons of oyster sauce, we have 1 teaspoon of paprika, available din siya sa grocery stores, 1 tablespoon of calamansi juice, and then garlic again, no, and then 5 tablespoons of unsalted butter, 3 tablespoons of cooking oil, and then salt and pepper to taste. So, ini-mix mo lang lahat except the oyster sauce, no? So, you have the soy sauce, you have the liquid seasoning. Ang first time ko to sa lahat ng mga niluto mo. Ah, yes. Oo, ngayon ka lang makakakain nito. Pwede din po ibang isdang dyan. Yes, basta yung kaya mong i-fillet. And then you have calamansi juice. You have your paprika. Yung garlic. Ano ang nagagawa ng paprika nila?
Grabe, wala mga ganyang term. Hindi ko na-research yan, Ma'am Ara. Pero diba, sa show na to, ako lang ang nagtatanong. Walang ibang pwedeng magtanong. Nagugulat ka. Alam ko yung paprika, pero hindi ko alam. Anong purpose? Alam mo yung paprika, yummy. Pero alam mo, hindi siya maanghang. Oo. Parang may kick lang siya, tapos meron siyang smoky na flavor. So, for me, diba nasagot ko yan? Diba? Nakakatulong siya, especially pantanggal ng lansa. I see. Ng okay. Fish. Kala mo ah. Di ba na ano? Save the day. Yes. Hindi, kunyari lang. Oh, kasi diba, syempre, tatakano yung paprika na tanong. Pag wala sa script, kung wala tatanong, di ba? Then you have your peppercorns. Next. Social lang siya na ano yung pamintang buo. Kung wala tayong pepper corns. Yan. So, yun lang. And then, imimix mo na siya. Okay. With the golden hands. Yes. Napansin ko po, Ma'am, that pag sa cooking show niyo po, yung nagmi-mix kayo, kamay talaga siya. Kamay never talaga. Never yung may spatula or whatever. Tapos pero kunyari lang yan na may ganyan pang gloves. Pag ako kasi lang yan, mas masarap. Mas lalong sumasarap daw po ang pagkain. Yes. Sarap talaga. Ako po yung product. Ako po ang guinea pig. Every time may bagong recipe ako, Ara, halika. Pag hindi siya makapunta, papadalhin ko siya sa bahay. Food blogger. Si Mam Ara. Minsan wala lang akong choice. Pero ang sarap talaga lahat. We, minsan sinasabihan mo ko hindi. Hindi, sinasabi ko lang mas masarap yung isa. So, imimix mo lang siya. And imamarinate mo siya for 20 to 30 minutes. Magandang mag-marinate kung mailagay mo siya sa Ziploc. Okay, para mas pulido po yung lasa. Mas ano siya? Mas nakikip yung Para sa mga laging busy na tao, mas mabilisan po ang pagluluto niya. Sige, so ayan, habang minamarinate natin siya, magbabalik po ang The Cooking Show! Laughter is brightest in the place where food is good. Good food is very often, even most often, simple food. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating The Cooking Show. Okay, ayan. So, ano yun? Dilagay na po natin sa Ziploc ang ating tuna. Ayan. So, ayan, pagpapatuloy natin. Pwede ba dito ko sa gitna? Pwede na. Ikaw nga yung bisita natin. While minamarinate natin ito, sige, mag-usap tayo about. So, financial literacy. Oh. Kayo ba, Ma'am Eunice, naka-attend kayo? Hindi po. Hindi pa. Opo. Kaya gustong-gusto ko po yung topic ngayon. Oh. Lalo na si Ma'am Ara. Kasi na, di ba po nung nakaraan, nag-guest din po siya sa microfinance. Yes. Kaya sabi ko, dapat mag-extend muna si Ma'am Ara. Oo. Uy, isa kaya ang mga teachers sa mga target namin. Yes. Natigyan. Teachers, families of OFWs. Yun talaga yung... Yan talaga nag-start yung sa family of OFWs. Mm. Kasi
I think more than 10 years ago. Yung sa NCMF pa kami. Yes. Yun, na-realize nga ni Ma'am Da na kailangan talaga ng financial literacy ng ating mga kababayan na OFWs. Kasi yung mga umuwi, nagsiserve sa Saudi 5 years. Nanay ko 7 years na nurse sa Saudi. 10 years. Tapos mauubos na. Yes. Mm-hmm. So walang choice, babalik ulit. Mm-hmm. Para sa pagtanda na po. Yes. Yung ano, Ma'am Arat, meron silang kasabihan yung katas ng Saudi. Yes. Parang madali siyang mawala. And ako as a daughter of an OFW, parang ang hindi kasi ng social cost na yung meron tayong tinatawag na yung mga epekto sa mga pamilya, no, ng pag-a-abroad, and yet hindi din ganun ka-successful economically yung family. So parang sabi namin ni Ma'am Ara, kasi minsan pag may pamilya kang nasa abroad, feeling mo ang yaman-yaman mo. Yes, ako dati feeling ko ang yaman-yaman ko kasi nga ganun. So dati, 'di ba? Panahonan natin. Oo. Basta may OFW, may nasa yaman. Tapos parang agad-agad nagbabago yung lifestyle, ganyan. So yun, so sabi, baka merong way na maturuan, especially yung nga nasa abroad din at yung family niya dito, kung paano i-manage yung pera. So and then after nun, pati iba na rin, kahit hindi na lang kami nag-focus sa OFWs, pati rin mga government employees, lalo na may maririnig ka, yung ATM hawak na ng iba. Yes. Ganun yung ganyan. Rat race. Dapat may maalaala mo kaya talaga. Tungkol sa mga pangkwento ng ATM. Ganun daw po. Oo, ikaw ang host. So sige, Ma'am Aris, ano ba yung financial literacy? Okay, yung financial literacy po is more on pagiging wise sa pag-handle ng pera. Kasi isa to sa mga bagay na hindi talaga siya tinuturo sa atin. Unless, ang sabi ko nga, unless tinuruan ka ng parents mo paano mag-ipon, di ba? Yung mga traditional dati ilalagay sa alkansya, ilalagay sa yung bamboo na ano. Yun lang, pero hanggang doon lang yon. How yung mga house, yun yung hindi tinuturo sa atin. And pagdating naman sa mga schools natin, hindi naman siya dinidiscuss, no? Doon sa pag-research ko nga nung pag-develop ng modules ng financial literacy, doon mo ma-appreciate yung ibang culture na talagang na-embedded yun sa kanila. Iniiwasan talaga ang utang. Yung sa mga literature, mga Jews, meron talaga silang jar system para sa mga, as early as ano, babyhood, no? And sa Turkish culture, talagang kung ano yung pera ng bata, pera talaga ng bata. So meron silang savings account, meron silang gold deposit para sa ano. So I don't think na hindi siya ano sa atin, pero mas communal kasi talaga yung culture natin. So minsan hindi natin naisip yung concept ng savings. Kasi Ma'am Ara, may sinasabi ka dati na gustong-gusto ko. May ugali daw kasi tayong, and I don't know if it's Pinoy or basta tayo, na pag may pera, ang sama ng pakiramdam hanggat hindi na uubos. Parang kaklalaglalin. Kapag meron pang laman ng wallet. Dapat magastos ko na to. Kahit hindi na kailangan. Yes. So, doon papasok yung pagiging wise sa pera. Kasi just like any resources na meron tayo, di ba? Concerned tayo sa health natin, concerned tayo sa education ng mga anak natin sa bahay. Ganun din, how we manage our money. Kasi according to mga studies din daw, pangalawa lang ang infidelity sa problema ng mga ng mga families. First talaga ang pagmamanage ng resources ng pamilya. So, hindi lang siya concern ng parents, kundi kailangan sinasama lahat ng miyembro ng pamilya. So, doon pumapasok yung ating adhikain na isama talaga natin from the youngest members of the family. Kaya meron din tayong mga financial literacy for mga high school students, yeah. Diba? Down to mga teachers. Yun yung ginawa natin dito sa isang mga ilan ang nabigyan natin ng
Finland. Hindi ko na maalala exact figure. Pero last 2022, nasa 8,000 plus na tayo. Parang 8,600 or something like that. Kasi talagang sinuyod natin yan. Umpisa pa lang ng ano niya. Kampanya pa lang, yes. 2019. Hindi lang naman ako. Oo, yun din ang magandang kwento. Kasi naka-develop tayo ng mga local. Yes. Kasi si Ma'am Ara, when we started, nagdala siya ng mga imports niya. Yes. Si Ma'am Ara kasi, laking Maynila yan. Uh-huh. Kahit nayakan ng Manilenia. Tatay niya. Manilenia yan. Sumama lang talaga yan. Sumama lang talaga yan sa akin. Ang background niya, Nag-araganda na lang ako. Tapos like ano ka? Finance? Ano ka yung MA master's? Yes. Sa master's degree ko, yun, Islamic Banking and Finance. In the Philippine context. Kasi ginagawa na naman natin yun. Diba? So parang madali na lang for me to navigate. Kasi yung mga right persons, may access tayo. So yun. So what happens? What do you teach or what do you share during a Finlit orientation? Usually, tina-tailor fit natin yun. So, pag students, kasi kailangan ibigay mo yung context ng student na may baon lang siya. For example, doon mong gagaling. Kapag baon ng ano ngayon, di ba, tatanungin mo sila 100, isang araw, gano'n. So, paano nyo yan pinagkakasya? Ano pa ba yung pwede nyong itulong, di ba? Kasi lahat naman ng mga bata ng students, gusto rin nilang makatulong sa parents nila kahit students. So, kung mga teachers naman, yung mga kwentong teachers, yung mga tantad ng loans, loan dito, loan dito, loan doon, di ba? Maharlika loans, gano'n. So, kapag mga fisher folks naman natin, kasi ang laging, ang bottom line is sasabihin nila, wala na po kami talaga isi-save kasi kulang po talaga. Diba? Dito, especially dito sa Isabela City. Pero kaya nga tayo may financial literacy kasi doon natin makikita na totoo ba talagang walang-wala? Totoo ba talagang wala ka nang ma-save? So, inaano natin yun, ina-assess natin yun. Sa pamamagitan kwento, ng... Kwento mo yung may isang cabinet ng... Hindi ko pwedeng pangalanan yung brand. Yung mga containers. So, ayan na lang. Meron din yung kwento sa akin noon, yung kampanya pa. Parang feeling niya, wala nga siyang... Wala siyang... Teacher yun. Oo, wala... There's not enough, no, to for savings. Yes. Pero... Sa isang ano tawag natin dyan, lecture natin, may isang lumapit sa akin na teacher siya. Actually, shinare niya na rin sa group, no? Sabi niya, in my ano, kasi siguro, di ba meron tayong concept ng rich ka na? Yung parang uso ngayon na luxury bag. So parang for her, yung ultimate sign na naging successful siya sa life niya is meron siyang collection noon. Ng mga plastic container na yun. So, as in, sabi niya, pwede daw siyang ang sweldo daw niya, 15,000, pero pwede daw siyang gumastos ng 9,000 per month para dun sa collection niya. And then, na-realize niya after nung financial literacy lesson na hindi niya magagamit yun kung may ma-hospital sa family. Kumbaga, yung value ng kanyang pinagtutuunan ng pansin sa kanyang financial. Walang may babalik. Walang return sa kanya. So, yun. Doon natin nare-realize na may mga ano pa pala tayo. Kahit actually sa financial literacy, especially sa pagmamanage ng pera sa bahay, ang pinakauna talagang dapat gawin is alam mo kung magkano talaga ang nagagastos mo sa bahay per month, no? Yes. Pag tinanong kita ngayon, magkano ang budget mo per month sa bahay? Mm-hmm. So,
from there, usually walang may anak. Oo. Wala sa ugali natin yung maglista na okay, ganito yung bills. Pera, sa pagkain, magkano. Oo, magkano yung sa pagkain, magkano yung sa bills, magkano yung sa baon. Diba? Ganun. Wala kung eh. Kung meron man po ang nangyayari, ay kulang na ako dito sa pagkain, hubot ako dito sa kanila. Kaya hindi yung effective. So, yun, kailangan muna magkano talaga ang kailangan mo to survive a month. And then from there, makaka-decide ka if yung strategy mo ba is more on mag-earn ng more or magtipid more. Diba? So, from there, malalaman mo ano na yung dapat kong gawin. Diba? Dapat ba magbawas ng gastusin? Doon ako papasok ang disiplina ko. Oo. And hindi siya ganun kadali. Kaya kailangan mo siyang gawin practice. Kasi ano eh, parang tinatanggal mo yung psychological makeup mo na kasi siya nung simula mindset ng bata. Mindset. So, bata ka pa, yung, alam mo yun, sabi nga nung friend ko na, ano din, expert siya talaga sa Islamic finance, shout out to Yase. Sabi niya, money is handled emotionally. It's never logically. Sabi niya. Kasi when you give value to something, you don't mind kung ano yung pera na inilalabas mo. So, ganun din. If you value yung family time na kakain kayo sa Jollibee, so, syempre, makalimutan mo na lahat ng ibang gastusin mo. As soon as na-receive mo yung sweldo mo, papakainin mo sa Jollibee yung ano. Which is not bad, pero bad siya when in terms of financial management. So, kasi there is a time for that. Ganon. So, hindi naman din ibig sabihin na sad na yung buhay mo dahil magtitipid ka or ano. Because ang goal talaga natin bakit tayo nagkakaroon ng financial literacy is to have the financial peace of mind, financial freedom. Hindi ba nga ngarap? Yes. And especially, ang dami-dami, diba sa City Hall muna meron tayong services, social services, no, na pwede naman sanang paghandaan, no, pero hindi nagagawa kasi wala yung ganong parang tsaka na natin, we'll cross the bridge when we get there, ganun na nangyayari. Yung ano, Ma'am Ara, no, ang dami kasi nating misconceptions at saka yung mindset na halimbawa, ako ito talaga lagi kong sinasabi sa mga kamag-anak ko, yung pagluloan. Magluloan para bumili ng TV. Magluloan para iba po yung assets and liability. Dapat alam mo yon, ano ang asset and ang liability. Ang sasakyan po is not an asset, it's a liability. Kasi ang asset should be something that will give you income. Doon sa cash flow, diba? Dapat yung asset na yon, yun nga, magbibigay ng income. Anything po na gastusin ang kanyang, you know, ang kanyang tawag dito, purpose in your life, hindi yun asset, it's a liability. For example, you have a car or you have a motorcycle, pambili ng motor. Yun lang pang repair mo, pang gas mo, insurance, and all. Parking. Oo. So, pero kung gagamitin mo siya pang income, magiging asset siya. Pang negosyo, magiging asset siya. So, I always advise my relatives na kung maglo-loan ka, make sure na gagamitin mo yung niloan mo pambili ng asset or pang start ng negosyo. Huwag mo nang hindi porket natanggap na sa pagka police, coast guard, or ano yan, magluloan true na. True to life. True to life to. True to life. Oo. Yun agad ang ano, ay, pag natanggap na ako, pwede na akong mag-loan. Diba? Ano eh, and then it becomes a cycle. Yun ang goal. Dapat hindi ganun. Huwag muna, tiis-tiis muna. Yes. No, make sure na mag-income ka muna. Tapos yung income mo, yun yung pangbili mo ng luxury. Yes. ng 'di ba? Kung nakatiis ka naman ng ilang taon na walang aircon, 'di ba? Mag-tiis ka muna. Yung pera na 'yon, inegosyo mo yung
yung kita mo sa negosyo na yun, yun ang pambili mo ng aircon. Diba? Ganon. Actually, yun ma'am da yung ano, yung sa steps for financial freedom, unang-una talaga ayan, is to develop the budget. Yun, dapat alam mo kung magkano yung kailangan mong budget sa isang buwan. How do you do that? Yung, maglista ka talaga. Maglista ka talaga. Like, magkano talaga ang food nyo sa isang linggo hanggang sa isang buwan. Tapos, magkano ang kailangan bayaran sa kuryente, tubig, pamasahe, ano pa bang ibang expenses na meron kayo sa family, no? And then, from there, yun na, sabi ko, makakapag-strategize. Kasi, makikita mo na, ay, ganito pala ang gastusin ko. Yes. Tapos, ganito pala ang sweldo ko. Yes. So, kung deficit ako, ang gastusin ko ay 20,000, ang kita ko, kami ng mag-asawa, halimbawa, combined ay 18,000. So, kulang pala kami ng 2,000. So, maghahanap ka ngayon ng paraan, paano mo kikitain yung 2,000 na yun? Or more than that? Kasi dapat more than your expenditure ang income. At hindi ka gagastos ng more than. Yes. So, yun yung first. Yung second is, if you already have that budget, then you can start to especially sa mga ano natin no mga kababayan natin na medyo baon sa kalonan then before pa po tayo makapag-save ang dapat talaga bayad muna tayo ng ating mga utang. So hindi pa po priority ang savings kung medyo ano pa tayo hanggang dito pa yung utang natin no. So, bayaran natin yung mga utang, especially yung mga utang na may interest. Kasi it will affect not only yung budgeting natin, may ano siya, psychological effect siya, emotional, no? Pati reputation mo, nadadamay dyan, nadadagdag, wala kang peace of mind. So, magbayad ng utang. So, paano yun, Ma'am Ara? Kung halimbawa, deficit ka na nga, tapos meron ka pang utang. Kumbaga dun mismo sa gastusin mo kulang ka na, tapos may utang ka pa. Anong gagawin mo? Well, Islamically speaking, the thing talaga is iwasan yung utang. Especially kung yun nga, yung sabi nyo, hindi siya mag-lead to an income to the yourself, no? Pero, it is also, hindi lang naman Islamic, pati sa Christian way, you have to pay your debts first. Kasi ako, I believe talaga na mas ano yan, nagbibigay yan ng blessings no sa atin kapag wala kang utang. Sabi nga, basa ko yata sa Facebook kanina, talagang doon nagsistart yung ano yung feeling mo na meron ka talagang parang maluwag sa pakiramdam no. So the thing to do there is if pag meron kang utang, then mag-adjust. If you don't have another source of income, adjust ka sa expenses. And usually, sa mga sinasabing, maghigpit ka muna ng sinturon. Yes. And usually, may mahanap ka talaga na pwede mong ibawas. No? Like sa mga computation namin pag pumunta kami sa mga barangays, mga mother, ilang beses po ba kayo nagko-coke sa isang linggo? Baka pwedeng bawasan natin yung coke sa mga may bisyo. Ano, ang dami mo ng brands na pinangalala. Hindi ako sanay mag-alista. Sige, so, go lang. I mean, yung mga bagay na akala natin kailangan, pwede naman palang bawas-bawasan yun, no? Even yung pag-load. Yes. No? Kasi kung meron naman palang wifi, na pwede ka makay wifi, or merong anino na ganito. Or kung magte-text ka, habaan mo na yung isang message. Awayin mo na siya in one chat. Minsan, yung ano mo, like tayo, salam, send. How are you? Send. Gusto ka masasabi, hindi na! Isang bagsakan. Hindi kasi little things, you know, kung
i-add up mo. Actually, na ano namin yan, na na-compute namin yan dun sa soft drinks na minention ko. Parang yung 1.5, if I remember right, kung tinanggal mo siya, kasi sabi nung mother, everyday daw talaga. Parang nasa 3,600 ang masisave niya. A month? Yes, oh a month. Kung pitigil na niya yung soft drinks. Ang galing. And sigarilyo. And sigarilyo, parang 1,000, I don't know, kasi 3 years ago yung computation. Siguro, parang 1,200 to 1,800. Ang masisave. Oo. Kasi super mahal na ang sigarilyo ngayon. Correct. Plus yung health, ano pa niya, health effect pa niya. So, yun ang ano. And then, the goal, the next goal is to pay off debts. Mm-hmm. And then, you can start to save. Mm-hmm. Yung bangunan. Hindi yung save. Tapos yung pala, ang dami mo pang utang. Mm-hmm. Or ang dami mo palang utang, tapos nanimili ka na ng luxury. Yes. Maraming lakit. Or nagpabongga ka ng birthday. Oo. Kasi inutangan mo lang. Nagpalechon. Pero ito. Oo, diba? Yes. So yung mga cutting adjustments sa actually mga making little right decisions sa pagdating sa paggastos natin. Pero ako mam Ara, yun talaga ang una mong dapat gawin. Ilista mo talaga yung list of zeros. A lot of us, we don't know, we're not aware na ganun pala yun. So it really starts from yung, as usual, yung information. Diba? Yung, alam mo yung information na yon sa sarili mo. So, from there, you can make the right decision. Parang ano din po, no? Parang mag-hold back na, ay, hanggang dito lang kaya ko. Yes, so, yun talaga, yun, dun siya mag-start kapag alam mo kung yung budget mo. At least for a month. Para maging habit siya, actually, dapat mga 3 months. Oh, so Ma'am Ara, eto hindi pa natin, pero pinagawa mo na, diba? Hindi pa natin natatapos. Yung ating padating na siya, pero baka Feb pa siya, natin siya part po ng ginagawa ni Ma'am Ara para nga ma-promote itong ganitong culture at ugali natin, nagpa-print po siya ng parang budget. Ang Why Isabeleño Financial Planner. Pwede nito ba yun sa school? Oo. Gagawin natin siyang ano, cost-effective para tuturuan kayo ng tamang ang ganda nun, as in meron pa siya yung envelope method, of savings na sineseparate mo na, ano, pagkasweldo mo, yung paano yung mapupunta sa pagkain, sa mga bayarin. So, doon mo na. Pag wala na yung laman yung envelope na yun, tigil ka na mag-shopee. Ayan! So, ande, tigil muna. Ayan. So, ayan. Sorry bawas sa mga brands. Bawas-bawasan muna. Pag-flip na lang. Tutun! Tutun na lang. So, ayan. Ang haba ng kwentuhan natin. Pagbalik natin, baka pwede na natin itong lutuin. Ano? Pero, continuous pa rin ho, ang ating masayang kwentuhan tungkol sa pagbabudget with Ma'am Ara. So, magbabalik po ang The Cooking Show! Para sa ating unang trivia question ay, ano ang episode title ng The Cooking Show? Konting minutes na lang.
Ayan, tapos yay! Na. Finally, ang ating tuna, salpicao. Try na. Mabilis lang pala, lutuin. Oo, mabilis lang. At ang bango-bango. Yes, ang pinakahihintay ni Mendry. So, sorry, Men. Shout out, Men. Sa ating kapatid ha, bilang na bilang ko kung ilang slice yan. O ayan, sige Ara, okay na Ara. Yan lang ang sayo. Okay, ganun talaga si Ma'am Da. Ever since, ang hilig niya magpakain. Tapos, madadaya siya yung dalawang subo lang siya. Tatlong subo. O, marami pong mga investment scheme na. Basta po, naisip ninyo na parang sobrang laki naman ang kikitain or sobrang... Uy, pero if it's too good to be true, yes, probably talaga it's not true. Kasi ang dami nating naririnig ng mga scam. Yes. Yes. Yung mga insurance, hindi siya for the person, kundi para dun sa mga may iwan. The Cooking Show!